Hello guys, for this video, share ko sa inyo yung nabili kong bike last year, noong November. So, ito siya guys. Tignan natin ng malapitan, paikot, nang makita nyo yung style ng bike. Diba, makapal yung gulong niya, tapos hindi na siya kailangan palitan pag winter. Ayan guys, yung upuan niya. So, comfortable naman siyang upuan. Tapos, may little compartment siya sa likod. So, ayan guys. Buksan natin to. Ayan, the zipper siya. So, lagi ko siyang nagagamit. Lalo na kung merong kaunting bibilin sa store. Ayan. Para instead na yung sasakyan ang gamitin, itong bike na lang. So, ayan din yung... So, electric siya, guys. Tapos, pinatanggal ko yung metal sa harapan para makaupo yung anak ko ba. Pag susunduin ko siya, ayan. So, nagamit naman siya para makapasok ng maigi yung binti niya ba sa loob. So, ayan guys. So, baka nga tanggalin pa yung nasa harapan eh. Para makaupo siya ng maayos. Kasi syempre humahaba yung binti niya, di ba? Habang lumalaki siya. So, testing guys. Ayan. So, okay naman siya. So, video to noong last year. Tapos, maganda din yung lightning niya guys. Pati sa likod. Ayan. So, malinaw naman siya kahit papano. So, pin-adjust ko din yung suspension niya, guys. Kasi medyo kwan siya yung malikot ba. So, suspension pala yung dapat ayusin dyan. Yung, alam mo yung para kang tutumba sa gilid. Ganun yung pakiramdam. Tapos, ito naman, guys, yung ang luma kong bike. So, para may memory naman ako. Maganda din siya, kaya lang may kabigata siya kasi bakal talaga ito eh. Kumpara doon sa bago ko na anggaan niya. So, nasulit ko naman gamitin ito guys, yan. Gumagana pa naman, kaya lang medyo maingay na kasi siya. Kaya talagang palitin na rin. So, hiningi ito na ang gusto tong bilhin ng katrabaho ng asawa ko. Pero sabi ko, ibigay mo na lang kasi... Ayun nga, maingay na, marami nang dapat i-maintain, ganyan. Ito kasi hindi ko siya pwedeng i-drive ng winter. Kahit na meron akong winter tiles. Madulas pa rin siya. Eh kung 3 wheels kasi, super stable niya. Lalo na pag may ice yan. Walang problema siyang i-drive. Unless ako na lang, pag halimbawa hanggang tuhod yung snow. Ayun, hindi ako pwede mag-drive na. Talagang tutulungan ko yung bike. So, yan yun guys. So, pwede na siya for 6,000 kroner. So, totally nagamit ko naman siya kahit papano. So, yan guys. So, yung tinesting ng asawa ko last year. Pero dapat, minimaintain to guys, dapat na wawash ang maigi. Lalo na pag winter kasi nga, syempre naglalagay kasi sila ng salt sa road para hindi gaanong makapal yung snow. So dapat i-maintain siya na hugasan ba. Tapos dapat meron ditong sariling garage kasi syempre malamig. Madaling masira yung mga wires. So hindi siya pwedeng matagal sa labas. So, kahit man lang night time, dapat naka-park siya sa garage. So, buti na lang, natatrabaho yung asawa ko as a car mechanic sa isang car shop. So, libre na naming nawawash yung sasakyan namin at saka yung bike nga. Kasi meron din, ginagamitan din kasi siya ng special soap ba. Yan, para matanggal ng todo yung salt na nag-stay, ganyan. Si baby.
So, kailangan sa loob din siya maugasan ng todo. Kasi ang lamig as in. Malamig dito guys sa Norway, sa bandang north ng Norway. So, ayan guys. Kasi minsan hinugasan ko siya ng water lang. So, hindi natanggal talaga yung kwan, yung dumi niya. Eh, may kamahalan pa naman. So, dapat talaga good maintenance ang kailangan ng bike na yan. Para sana magtagal yung gamit. So, ayan yung guys. So, intay na lang siyang matuyo. So, ito guys. So, ito na yung after siyang mawash. So, up, nung November ko siya binili. So, ano na ngayon? April. End of April. So, ito na siya guys. So, nagkaroon pa rin ng kalawang yung ibang part niya. So, tingnan natin kung gaano katagal yung buhay na to sa halagang 28,000 kroner. Kasama na doon yung shipping, guys. Ayan. So, nagkaroon din siya ng kalawang sa mga part niya na nahuhugasan pa namin siya, ha? So, yun lang, guys. Thank you for watching.